sa ikawalo ng Abril, 2024. Maghanda para sa isang kakaibang celestial na kaganapan na ating masasaksihan. Isang solar eclipse na hindi lamang basta solar eclipse. Ito ay isang napakabihirang total solar eclipse na may kaugnayan daw sa mga hinuhula para sa halalan ng 2024 na maaring makaapekto sa Estados Unidos at Israel. Mailan pang nagsasabi na ito raw ay maaaring senyalis na ng wakas ng panahon. Sa video ngayon, ating tignan ang kahulugan ng solar eclipse na ito at tignan natin ang implikasyon nito. Tiyak na ayaw nating palampasin ang nakakagulat na konklusyon sa video na ito. Halika at itong pag-usapan, kaibigan. Sa iba't ibang bahagi ng Biblia, matatagpuan natin dito ang iba't ibang koneksyon sa pagitan ng mga pangyayari sa huling araw at ang pangyayari sa ating kalawakan. Maraming mga teksto ang nagsasalaysay tungkol sa araw, buwan at mga bituin at maging ang mga eclipse na nauugnay sa mga hulat tungkol sa mga huling araw. Halimbawa na lamang, sa Lucas 21 verse 25 sinasabi rito, may magiging mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. At sa lupa ay mga ngamba ang mga bansa sa pagkakabalisa, sa pagkilos ng alon at ng dagat. Ang mga ito ay mga sinyalis ng mga pangyayari sa mga huling araw, kaibigan. Kahit kapag nakakita ang mga tao ng mga kakaiba o bihirang pangyayari sa astronomiya, madalas sila mag-isip kung ang mga huling araw ay malapit na upang tunay na maunawaan ang kahulugan ng isang sinyalis tulad ng isang solar o lunar eclipse. Mahalaga na suriin natin ang kasaysayan, pag-aralan ang mga biblikal na sanggunian sa mga katulad ng mga pangyayaring ito, obserbahan ang mga kaganapan at maingat na suriin ang mga kalagayan. Sa pamagitan ng mga pagkumbina sa mga ito, maaari nating malaman kung ano ang tunay na papala o kung ito ba ay bahagi lamang ng isang malaking nagsisilbing biblikal o kaya ito ba ay bahagi ng isang malaking biblikal na hula. Tulad ng matalinong sinabi sa Ecclesiastes 1 verse 9, ang nangyaring bagay, iyan ang magiging. Ang kasalukuyang kalagayan ay nangyayari na rin sa nakaraan. Walang bago sa ilalim ng araw. Ibig sabihin nito, nagpapatuloy ang kasaysayan sa pag-uulit ng mga pangyayari at dito pumapasok ang nakakagulat na nanatili ang katangian ng Diyos na hindi nababago mula noon hanggang ngayon at maging bukas. Ibig sabihin nito, patuloy na nakikipag-usap ang Diyos tulad ng dati at tinutugunan ang kasalanan ng mga bansa tulad ng ginawa niya sa buong kasaysayan at sa Biblia. Umaani ng mga pattern ng pagkakasunod-sunod, lalo na sa pagkakaroon ng pagkaidulo at kasalanan ng isang bansa na patuloy na hinaharap ng Diyos. Bawat mahalagang propeta sa Biblia na sumasulungat sa idolatry at kasalanan ng Israel ay sinusundan ng mga tiyak na sinyalis at babala na nagpapahiwatig kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pag-aralan natin ang kahalagan ng araw at buwan bilang mga sinyalis ng hula. Ang mga sinyalis na ito ay may partikular na kahalagahan sa mga hula sa Biblia, lalo na tungkol sa mga huling araw. Sa Joel 2 verse 30-31, sinasabi, ipapakita ko ang mga himala sa langit at sa lupa, dugo, apoy at usok. Ang araw ay magiging madilim at ang buwan ay magiging parang dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Nagsasalaysay ito ng mga himala sa langit at sa lupa kasama ng pagdilim ng araw at ang pagiging parang dugo ng buwan bilang senyalis na malapit na ang paghuhukom. Ipinapakita ng mga imahe na ito ang malapit na kaguluhan. Ang dugo ay kumakatawan sa digmaan at hukom, samantala ang usok at apoy ay nagpapahiwatig ng pabutok ng bulkan at ng lindol. Ang mga pangyayaring ito sa langit ay mga senyalis ng mga mangyayari na susunod. Alam mo ba na ang Blood Moon Tetrad mula 2014 hanggang 2015 ay may kaugnayan sa nangyari sa Israel? Oo, sa bawat pangyayari sa buwan, marami ang nangyayari sa Israel at hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa bansang Roma at maging sa Estados Unidos. Na kung ating mapapansin na sa darating na halalan at sa nalalapit ng pag-upo ng bagong presidente ng Estados Unidos ay magkakaroon ng isang solar eclipse na mangyayari sa April 8, 2024. At sinasabi pa ng karamihan, mabubuo rin daw ang isang konstelasyon na tila baga isang leon.
na ang leon ay sumisimbolo sa Lion of Judah at sa Jerusalem. At ang hugis daw ng eclipse ay pa-X, na ang ibig sabihin daw ng X sa titik ng Hebreo na Tav ay kumakatawan sa isang pagtatatak o pagsiselyo. Ang titik na ito ay mahalaga dahil ginagamit ito lamang 2 beses sa Biblia. Kabilang na dito ang Ezekiel 9 kung saan ito ay kumakatawan sa isang selyo ng proteksyon na inilagay sa mga taong nagdadalamhati sa mga kasalanan ng unang templo ng mga Hudyo bago ito sirain ng Babylonia, at sa pagtutukoy din sa unang pamamarka ng pintuan noon sa panahon ng Exodus na nagpapaywating sa mga marka ng halimaw at selyo ng proteksyon sa Israel. Ang Israel ang bayan ng Diyos at tayo ang spiritual Israel. May kinalaman kasi ang pagsiselyo sa huling mga araw. Kung sino nga ba ang sa Diyos at kung sino nga ba ang sa kay Satanas. At malapit na itong mangyari. Ang mga matatakan ng ating Panginoong Diyos ang siyang magmamana ng buhay na walang hanggan. Habang sa kabilang banda, ang matatakan ng halimaw na binabanggit sa Revelation ay siya ang makakaranas ng 7 huling salot at magkakaroon ng bahagi sa dagat-dagat ng apoy. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang pagtatatak na ito. Ngunit ang mangyayaring eclipse sa April 8 ay naniniwala kong isang malaking pangyayari ang magaganap sa ating mundo sa taong ito at sa hinaharap. Kaya nga naman tayo maganda dahil malapit na ang katapusan at malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood. Pahayag 3 verse 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang bagay na natitira na malapit nang mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang saktal sa harapan ng aking Diyos. Mga kaibigan, pagtipayin natin ang mga natitirang oras natin. Tayo ay huwag matulog sa pananampalataya, kundi gawin natin ang ating buhay na sang-ayon sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ang panahon ay malapit na. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas ng loob, pakalinisin ang aming pagkatao, at tulungan kami, Panginoon, na makita na ang mga bagay na nangyayari sa aming panahon ngayon ay isang babala at paghahanda sa malapit na po ninyong pagdating. Tulungan kami, Panginoon, na kami po'y maging kabilang sa mga anak po ninyong kukunin sa langit na bayan. Tulungan kami, Panginoon, na walang mawawaglit bagkus lahat po kami kasama ng aming mga pamilya at mga kaibigan ay makakasumpong ng kaligtasan mula sa aming Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal. Gabayan po, Panginoon, inyong bayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.